Kumusta mga brad? Noong panahon ng dinosaur, wala pa talaga ang mga motor. Huh? Hindi, joke lang. Ang ibig kong sabihin noong unang panahon, konti pa lang talaga ang mga motor. At noong mga panahon na yon, mura lang din ang gasolina. Sa ngayon kasi pag sinabi mo yung salitang gasolina, sira na agad ang araw mo. Kasi nga, sobrang mahal na talaga nito. Lalo pa kung yung motor mo malakas kumain ng gas. Panigurado araw-araw bad trip ka talaga. Pisti ka kapag gas ko lang kanina. Bakit parang ubos na agad? Mukhang di na maganda to ah. Nasana ba yung lighter? Pras na sunod na. Ikaw Brad, ano pa hinihintay mo? Kung yung motor mo katulad sa motor ko na malakas kumain ng gas, malamang sa mga panahon na ito, problemado ka rin. Pero kung may motor nga po na malakas kumain ng gas, meron din naman mga motor na talagang matipid sa gas. Siguro sa mga panahon ito, yung mga may-ari ng motor na yon, hindi sila apektado. Kasi nga yung motor nila, sobrang tipid sa gasolina. Kaya ako, masabi ko na lang, sana all. Pero syempre, bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga. Sa video ito ay pag-usapan nga po natin ang motor na may hawak sa record na pinakamatipid sa gasolina. Yes po, sapagkat kaya daw nito umabot ng 147.6 km per liter. What? Kung dati nga po ang claim nila 129 km per liter, ngayon nga po ay umabot na ito sa 147.6 km per liter. Wow! Talagang wow. At ang motor nga po na tinutukoy ko ay ang Yamaha Site 115 Fi. Yes po, siya nga po ang may hawak sa record sa pinakamatipid na motorsiklo sa buong mundo. Isipin mo ba naman, yung isang litro ang layo nun talaga na maabot. Baka nga siguro dalawang full tank nito makakarating ka na sa langit. Pero ganun pa man, meron pa rin talaga mga ilang-ilan ang hindi naniniwala. Katulad na lang sa sinabi niya, hindi naman daw talaga totoo, 60 km per liter lang daw. Pero kahit ganun pa man, yung 60 km per liter, tipid pa rin yun. Maniwala ka sa akin Brad, tipid pa rin yun. Siguro yung ibang tao kaya hindi nila nakukuha yung ganyang fuel consumption kasi baka hataw din sila ng hataw. Pero siguro kung takbong mabait ka lang, baka siguro ma-hit mo rin yung 147 km per liter. At talagang hindi po biro yan. Isipin mo kung yung motor mo, service mo lang papuntang trabaho, baka siguro sa loob ng isang linggo hindi mo pa maubos yung full tank. Kaya kung sa panahon ngayon naghahanap ka ng motor na sobrang tipid sa gasolina, baka ito na yung motor na nakatadhana para sa'yo. So ito nga po ang Yamaha Site na mayroong 114 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, naka-fuel injected at ito po ay naka-air-cooled pa lamang. Pagdating naman po sa kanyang power, ito ay mayroong 8.6 horsepower at 7,000 RPM, 9.5 Nm of torque at 5,500 RPM. At ayon nga po sa mga tao nakagamit sa motor na ito, ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 95 to 100 km per hour. So para nga po sa isang 115cc na motor, hindi na po masama. Ang kanyang tangke ay kaya magarga ng 4 liters fuel tank capacity na kumukonsumo nga daw po ng 147.6 kilometers per liter. So isipin mo namang mabuti, yung full tank niya ay kayang umabot sa 590 kilometers. Kaya yung mga tao nagmamayari ng ganitong motor, siguro hindi talaga sila apektado sa pagmahal ng gasolina. Siguro magiging apektado na lang sila pag hindi na sila mahal ng mahal nila. So ito nga po ay 4-speed manual semi-automatic. Ibig sabihin wala po siyang clutch. Ang sukat na kanyang gulong 70x90x17 sa harap at 80x90x17 naman sa likuran. Ito po ay mayroong dalawang variants, yung naka-mags at naka-rim. Pagdating naman po sa kanyang braking system, disc brake sa harap at drum brake pa rin po sa likuran. At wala din po itong ABS. Ang kanyang seat height ay may taas sa 775mm. Pagdating naman po sa iba pa niyang mga features, wala namang ganong special sa kanya. Ang kanyang mga ilaw naka-halogen, yung kanyang gauge panel naka-analog, yung suspension naman niya sa harapan naka-ordinary telescopic, at yung suspension naman niya sa likuran naka-dual shock absorber na hindi naman daw ganun kaganda ang kanyang bounce. Ang dami na namang malungkot. At ang presyo nga po sa motor na ito, yung naka-rim ay 59,900 pesos. At yung naka-mags naman ay 62,900 pesos. So talagang affordable. Presyong pangmasa. Pero kung ako ang tatanungin, wala na akong pakialam kung gaano pa siya katipid. Sapagkat ang gusto ko lang naman talagang malaman kung present ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. At una na nga po dito, ang kanyang lagayan ng istalyon. At kitang-kita naman mga brad, wala siyang ganun. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng undox. Pero pwede mo naman siyang lagyan. At oras na nga po para sa ating red horse check. Ang pinaka-importanting feature sa isang motor.
At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kawang Red Horse. Ayoko na lang mag-talk. So hanggang dito na lang muna mga Brad, kung may gusto kang sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. At syempre katulad ng dati, hindi magtatapos ang video na ito na hindi sumisigaw ang nag-iisang hari ng shoutout. At alam mo na kung sino yun. So shoutout nga pala ang Mark Joseph Capuyan. Shoutout kay Billy Bong Vlog. Shoutout kay Vin Istohero. Shoutout kay Lindon Cabrera. Shoutout kay Jinx Hawkeye. Shoutout kay Erwell Bernardino. Shoutout kay Den Gonzaga. Shoutout kay Dave Dre Flores. Shoutout kay Mark Austria. Shoutout kay Marbs Calabutok. Shoutout kay Marlon Santos Laod. Shoutout kay Errol Purka. Shoutout kay Buddy Bonex. Shoutout kay Chris Lynn. Shoutout kay Dopey Guillermo. Shoutout kay Jason Binsing. Shoutout kay Gabriel Angelo Lunar. Shoutout kay Anthony Kayanan. Shoutout kay Client Japet Julesa. Shoutout kay Christian Jade at pati na rin sa bayaw niyang si Royet Balangkit. Shoutout kay Mary Ann Salazar. Shoutout kay Lexter Inot. Shoutout kay Remark San Antonio. So hanggang dito na lang muna mga Brad, at muli ride safe, stay at home at stay safe, at syempre, stay alive, kay bye.